So guys, dahil doong daw mga isdang tilapia sa Wawa, sa laban ng Taal, ay nanguha! At namigay din eh. Hindi man ako maalam maglinis. So guys, doong daw ang tilapia, tinyo naman ang lalaki. Lalaki oh. Ang lalaki kasi laki niga. Pangulam namin ito ngayon, buong maghapon. Isang linggo dahil walang pawid dito. Nandiyan din naawa sa tilapia. Eh di, huwag nang iulam na yan! Hindi ka nang naawa, alam na nga rin na lang ang iuulam sa mundo eh. Kung ikaw na natitira sa mundo, kawawa! Ang utas kang maga, lahat na lang ikinawaan mo. Nakakaawa na, may lalaki pa yan. Manang-manak sa inyong ama. May pamilya pa nga daw to. Nahanap yun ang kanyang mga ina. Hindi, sige kayo umuwi na doon sa inyo. Hindi ako'y makikikain dito. Kung lahat ay kakaawaan mo, mamamatay ang tao din nila. Ano na lang ang katayin? 70 kilos na. Desi Javier, cause of death. Kawaan. Oh, inautamsik naman eh. Doon ka humarap. Wala mang buhay iyan. Doon tayo. Ay, uupo. Ikaw na lang. Uupo. Huwag na. Gusto lagi uupo. Gusto lagi uupo. Alam nang ang pilbili ang laki. Ba't ganyan ang kasama mo sa bahay? Ano? May pangarap pa sa buhay ang mga islam niya. Isa ka pa! Oh, kitinitimelay din daw. Ay, hindi ka katimelay! Dahil sila ay apat, ay lima kasama sila. Mas dami na isda yan rin yung maliliit na bibigay kami. Ano lang ibibigay ko? Sa daming iyan! Masama na ugali mo kulot! Ilang pamilya tayo, tide? Ikaw, sa inyo, sa amin. Maraming pendada tayo! Ako'y malansalay, ako'y hindi liligo ngayon eh. Magaling pa si Ate Swording. Nakaligo na sa lawa. Ilang mga patay na. Diyos ko po! Lahat ng kaliskis na nas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 
Pagkaluong daw mga isda, kaya naman aray ang pang-ulam namin mula ngayon hanggang sa kumakaluwa ay aray ang ulam. Ano? Ang lalaban ka pa? Ako'y gigil na eh. Umaltok na lang, pumaltok kaya namang nakakasakit. Magic. So guys, kakatapos ko lang maglinis ng mga isda at magkaliskes. Tinan nyo naman siya guys, 5 buwan yata bago matapos ang mga talasing are. Guys, pabayani naman! Pabayani naman guys, kahit bayani lang. Tinan nyo naman ang talasin. Yan, may delivery po sila. Ayan po ang mga rasyon. Rasyon ng tilapia. Rasyon, ayan po, para kay Concenter. May nag-rasyon po ng tilapia galing Canada. Hindi na naawa. Eh, maliliit pa sa tinga ko eh. Are po ang tilapia, Concenter. Linis na yata eh. Concenter, tilapia. Tinan nyo naman guys, wasak na wasak ang bubong nila. 100 lang po ito. Yan, binibenta pa lang eh. Eh, kanyan, inyo na. Be, isa uli mo na, pagkagantong walang kapera-pera, sira pa ang bahay, maglalaslay pa. Ay, wala nga maiupa sa pagtatalas. 100 pa lang. 100 po ang gantong kalasak. Wala nga, nagtsatsaragana ako magtalas at walang maiupa. Bakit bebentahan pa ako ng tilapia sa saan? Tignan nyo naman ang bubong niya, wasak na wasak. Bagong kabet. Ang iniisip ko pa yung landslide talaga doon. Yung landslide? Eh, kala ko yung guys, ipapakita ko sa inyo ang landslide dito. Tatambakan po ito ng buhangin. Tingnan niyo naman ang likod ng bahay ni na call center, punong-puno ng puno. Ayan oh. Wasak lahat. Aray, lumipad pala ang yero oh. Lumipad ang yero. Habang nagtatala si call center doon, naglilinis naman dito si na Elizabeth Ramos sila isda. Tapos na, Bill. Tapos na. Ako tapos na ko nang linisin din yung amin. Sa isang araw kami maglalabas sa dagat. Guys. Oh. Guys, kasi wala kaming tubig. Niluluto na ni Ina. Eh, hindi naman namin nilagyan ng tinanggalan ng hasang at ng laman ng loob. Piniprito muna. Piniprito yung daming lamang loob. Guys, yan sa sobrang gutom nila ay nagtsaga ng linisin ng isda kahit ang dami pang mga talastasin doon. Anong tawag doon? Pagtatalas. Ayan, guys. Alam mo kung naluluwas ang nangyayari sa buhay natin eh. Hindi mo naman ang nangyayari sa bubong, Diyos ko. Hoy, for the first time kung nangyayari sa tanang buhay. Ang daming bagyong dumating pero ito lang ang lakas sobra, ng hangin. Sobra nga ngayon. Sobra. Ano nga ngayon ako nakaranas ng naglandslide ang gilid namin ha. Dahil walang kuryente, tubig, kaya kami naman nakaisip kaming mag... Plastic nito dahil daig pa namin ang may pahanda. Pero ang ulam lang naman ay galing sa lawa ng Taal. Ay, lahat po ng mga pamilya dito ay halos lahat ay dininahon nag-evacuate sa amin.
Yung ho. Dahil kanilang bahay lang ho ang pinakamatibay. Hindi man lang ho nagato. Guys, si Kulit po yung nagre-reklamo sa kanyang bahay. Iwala naman ho siyang bahay dito. Nagreklamo, wala namang pinatay yung bahay. Tingnan niyo po ang aming tungkong pinaglulutuan sa vlog. Tingnan niyo naman ang nangyari. Ipit na ipit. Tingnan niyo, wala na kaming pagbablagan ngayon. Ang kanyang call center, wasak na wasak din. Tingnan niyo, laki ng buboy. Ngayon, doon tayo sa paso. Yun lang ang nakaligtas. Kami palit na din, pinilisan ninyo. Yun ang nakare. Walang yari ito sa Elizabeth Ramsey na ito. Kundi manuute, sumuot sa puno. Ha, yung mga naputulan ng daliri, call center ay pumunta daw sa barangay hall at may interview. Ay, buo pa pala. Buo pa. Bahay lang na, MJ. Bahay, tingnan niyo man nabag sa kanang ano, buboy. Ayan, oh, wasak na wasak ang kanilang bubong. Putol ang bakan. Oh. Ngayon po, dahil matatagalan mo lang kuryente at ang mga putol-putol ang puno at kable, mga extension namin dalating ninyo, pwedeng-pwede na gawing lubid eh, oh. Ngayon, kami dadayo sa barangay hall at meron daw palibre di umanong generator, kami makikisaksak. At dahil alam namin matatagalan na magkakapower dahil putol-putol ang puno at pati kable, ay lahat ng extension ay dala namin. Sinaunang panahon pa, kopong-kopong. Puno ng te. Bustoyo, pinagbebenta na namin. Ari Bustoyo, ang kapalit ay kahit generator na laang. Hawakan mo naman na rin. Wala, laklak na sa ako. Ano, anong nangyari sa buhay niyo dyan? Nasa nasaksakan ko din yan. Mayroon naman nakalagahan. Iba pang charger ang nadala. Ano? Nagagaring akin. Okay. Ako yung gagamitin ko yun.